Hello everyone! For today's video, samahan nyo kami sa New Paunay Public Market, Bayuan City. Hapon na nga pala kami nakaalis ng bahay, mga 4 PM na, kasi tinapos ko pa yung trabaho ko sa online job ko. Kaming tatlo lang palang aalis kasi overloaded na ang motor pag kasama pa si mama, kaya iwan na lang muna siya. Bye bye na! Uy! This is our situation going to Bayuan. Si Ariel and si Ethan sa gitna and then ako sa last. Medyo malayo yung bahay namin sa syudad kasi nga sa bukid kami nakatira or sa bundok. That his favorite road kasi para siyang roller coaster pababa. Every time na bumabiyahe kami papunta sa Bayuan, para lang kaming nagro-road trip tatlo. Kasi tignan nyo naman ang view, guys. Ang ganda, nature, at fresh air pa. And sakto yung weather nakisama din. Uwian na ng mga estudyante niyan kasi it's almost 5 PM na. So kaya yun, hapon na talaga kami papunta sa Bayuan. Buti nilang talaga at hindi umulan kasi hapon na. Usually kasi sa amin sa bukid, umuulan tuwing hapon. At hindi lang ulan, may kasama pang kulog at kidlat kaya nakakatakot. And finally, after 30 minutes na biyahe, nandito na kami sa inyo Paunay Public Market, Bayuan City. Nakasanayan na namin na magdala ng eco bag every time na may bibilhin kami dito sa Bayuan. Kasi at least, hindi kami mahihirapan sa pagdala. Sa corner na to, maraming Filipino snacks or Filipino native foods. Mas maganda kung pagpunta nyo sa Bayuan, dito kayo sa New Paunay, bumili. Kasi tingnan nyo naman, fresh yung mga gulay at prutas nila dito. Yun nga lang, every Friday and Saturday lang sila dito, guys. And also, I cannot guarantee the price kasi iba-iba yung mga presyo nila. May mga mahal din, may mga mura. So, swerte ka na lang kung dun ka makakabili sa mas mura at mga fresh na mga veggies and fruits. Come here. Pagpilan yung mangga, te? Pinog? Oo. 170 na. Muto eh. Panita ni Muto. Free taste lang. May isa. Si Muto, mo ganun siya? Oo. Baliktad! Kani? Na, smell. Tinanong ko si Ethan kung ano bibilhin niya. Sabi niya wala daw. Okay, tignan natin mamaya kung wala nga. Naghahanap kami ng talong na mas mura. Buti na lang at may nakita kami. May mo ng tindero. 4 kilos na. Tip lang sa mga napag-uutusan lang bumili ng gulay at prutas. Much better kung pumunta-punta muna kayo sa ibang mga tindahan at magtanong-tanong sa mga presyo kasi iba't iba nga sila ng presyo, malay nyo, merong mas magandang quality dun tapos mas mura, diba? Mas mabuti kung umikot-ikot muna sa mga tindahan. Isang tip na rin sa mga bumibili ng talong, dapat pisil-pisilin nyo muna ng konti lang, huwag naman yung sobrang pisil. Kasi pag masyadong matigas, ibig sabihin nun may mga uod na daw sa loob. So, yung bibili nyo dapat medyo malambot pa. Okay? Back to the vlog. So, ito na si Ethan. Sabi niya wala daw siyang bibilihin pero tingnan nyo naman. Tingin ng tingin. Panay ang turo. Gusto niya daw ng earrings na Rastafari. Kasi idol niya daw si Bob Marley. Tingnan nyo naman, yan yung pinili niya. Sabi ko wag na muna yan kasi bata ka pa. At wala ka namang butas sa tenga. At ayan na, si Boy Turo. Ayaw niyang tumingin sa dada niya kasi nahihiya siya kasi tumuturo na naman. Oh. Ha? Ha? Kita yung dada kayo. Si dada na amani. Ako wala kong amani. Ha? You will whisper? Yeah. Isa may whisper niyo. Unsa? Sabi mo? Pag alis kasi namin, may kasunduan na sila na dapat hindi nabibili ng toy. Kaya parang napapaisip si Ariel, nako, mapapaksin na naman ng 150 pesos nito. Tingnan nyo naman yung mukhang yan, diba? Minsan nakakaawa din, kaya binibilihan na lang namin. Pero syempre, dapat hindi all the time masusunod yung gusto nila. Paminsan-minsan lang, okay lang yun. Kasi kawawa din naman, kung afford nyo, why not, diba? Ang saya kaya pag nakita nyo yung anak nyong masaya din, diba? Para saan pa ba tayo nagtatrabaho, diba? Para din naman sa anak natin. Kaya minsan, pagbigyan na rin natin.
Medyo paggabi na at parang nagugutom na daw si Ariel, kaya sabi ko bumili kami ng isda. Ayan, bibili namin yan kasi lutuin namin. Joke! Ito yung kinikrave namin talaga, yung kwek-kwek, yung mga street foods. Actually, kami ni Ariel, masaya na kami pag kumakain kami ng ganito. Lalong-lalo na ako guys kasi hindi ako maarte sa pagkain. Mas gusto ko yung mga inato na mga pagkain. Kaya kahit saan ako magpunta, alam kong mabubuhay talaga ako kasi hindi ako maarte sa pagkain. So ganito, gani kuya? Robin. Magkabantay ko, ano sa una sa Manila. Kumpay ba sa kanong batikula? Sabi ko kay Ariel, itry niya yung Robin guys. Kasi sarap niya talaga. Intis din siya ng manok. Pero grabe guys, iba yung lasa. Ito talaga yung lasa na parang hinahanap-hanap ko. Yung pag kinain ko siya, yung Manila talaga yung naaalala ko. Sa mga curious dyan kung anong lasa ng Robin guys, pumunta kayo sa Paunay. Hanapin niyo yung nagtitinda ng kwek-kwek. Nandun lang yun sa gilid. Ang sarap. Yummy, be. Wala pa nito. Ay, buko, oh. Ha? Buko. Pilat, eh. Tintay din namin yung buko juice nila, guys. Ang sarap din. 50 pesos nga lang. Pero meron namang mas cheaper. I think it's 30 pesos. Pero kung ayaw nyo mabitin, guys, yung 250 yung bilhin nyo. Paunay Public Market is located sa Boulevard, guys. Malapit lang sa Haya High Square. Very accessible, kaya hindi kayo maliligaw pag pumunta kayo sa Paunay. Ganyan lang talaga kami magbanding tatlo na mamalengke at the same time, kumakain-kain. Para sa amin, masaya na kami sa ganun. Simpleng buhay lang. At gabi na nga, kailangan na namin umuwi. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!